Tauro. Gusto mo rin ang kaligtasan, inshallah. Inshallah. Ito lang ang kaligtasan. Yung nasa banggit ko na kapag namatay ang tao na hindi niya ginamit yung pag-iisip niya, saan siya itatapon sa murgi? Ha? At natanggalan ang mga lamang loob kahit normal ang pagkamatay niya. So ito lang ang kaligtasan. So patunayan ninyo yan. Kung bukal sa kalooban ninyo yan, kayo po ay pinatawad sa gabing ito na walang involved na ni isang kusing. Ha? So inshallah, mapapatunayan ninyo sa katagang salita lang na babanggitin natin, susi pa lang ibibigay ko sa inyo. Itong susi na ito, ito ang susi ng katotohanan, ito ang susi ng paraiso para mag-aral kayo. So inshallah, tumayo kayo kung bukal sa kalooban ninyo po. Tumayo. So inshallah, banggitin natin yung, itong susi ha. Inshallah. Banggitin natin bro. Inshallah. Ashhadu. Tayo lang ba? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashhadu anna Isa ibn Maryam abduhu wa rasuluhu وَجَنَّةُ الْحَقِّ وَنَارُ الْحَقِّ. So, i-translate natin sa Tagalog itong binanggit ninyo. Ako ay sumasaksi na wala ng ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah lamang. At ako ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang alipin at sugo. At ako rin ay sumasaksi na si Hesus Kristo na anak ni Maria ay kanya rin sugo. At ako'y naniniwala, sumunod kayo, na may paraiso na naghihintay sa mga taong tumahak ng matuwid na landas. At ako'y naniniwala na may imperno na naghihintay sa mga taong lumihis ng landas. Yun lang, susi, walang nawala sa inyo ni isang kusing. Inshallah, tatanggal pa kayo ng mga kaunting krasya. At inshallah, kung bukal sa kalooban ninyo yan, kayo po ay pinatawad sa gabing ito. Yan ang totoong religion. Yan ang kung pinairal ninyo. Yun ang sinabi ko kanina sa pambungad na salita ko ng pairalin natin ang ating talino. So ano ang patunay na kayo ay pinatawad? Pwede kayo pumunta sa sagradong lugar ng Makkah. Ngayon ay itinayin ni Prophet Abraham na tinagurian na Father of Faith ayon sa mga pari at saka Madrid. Pwede kayo pumunta na kahit presidente ng Amerika, saan mang presidente siya kung hindi siya pwede pumunta hanggat hindi niya banggitin ang simpleng salita na binanggit ninyo. Ganun katotoo. At dito sa Madina, itinayin ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So inshallah mga kapatid, itong paniniwala na ito sa gabing ito, kailangan pag-aralan ninyo, maawa kayo sa inyong mga pamilya. Kung talagang mahal ninyo ang inyong mga pamilya, dapat yung susi na ibinigay sa inyo, susi pa lang yung mag-aral kayo. Dahil ang katotohanan, kailangan pinapairala yung tunay na talino. Dahil kung bibigyan natin sa gabing ito, na pagkakataon ng mga pari at saka madri, ano ang sasabihin nila? Bakit kami magmumuslim? Na samantala, kaming mga Kristiyano, lalo na kaming mga pari at saka madri, may patunay kami sa Biblia. Ano ang patunay sa Biblia? Nasa Juan 14, ako ang daan at ang katotohanan, walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko, di ba? So bakit ako nagmumuslim, sabi ng pare? Kaya lang, kung babalikan natin yung sinabi ko na pambungad na salita ko, na kapag ang katotohanan ang hinahanap, dapat ang pinapairalay ang ating tunay na talino. Kung pinairal natin ang tunay na talino, totoo nga na napakalinaw na siya ang daan at ang katotohanan, pero hindi niya sinabi na ako ay Diyos, sambay din ako. Ang sinabi niya, daan lamang siya. Doon nagkamali at saka pare at saka madre. Yung sinabi ni Uma na si Manalo ay propita, pero medyo makukontra ako sa gabing ito. Totoo, patutunayan ko sa inyo na propita si Manalo. Ha? Siguro magtatawa bakit propita, no? Ano ang patunay? Si Manalo ay propita kung paano likumin ang inyong mga pera sa inyong bulsa. So, okay? So, isala, i-endorse ko yung microphone kay Brother Omar. Ayun, raffle na, raffle! At pasensya na po kayo, Brad. Sandali lang to. At medyo lumalalim lang gabi, hindi naman hinuhukay. Dalika, dito ka. At yung ating paraffle, una, bibigyan muna natin ng parangal o ng regalo yung nagbigay ng papel. Kahit na hindi na perfect, mayroong blanco, walang problema dahil sa effort. So bibigyan namin kayo ng tigitigisang electric kettle, no? Tatawagin ko si Benigno Reyes. Ayun, nakalagay pa dito, sabi niya. Magpapalikusap siya. Ayun, marhaban.
Yung ano mamaya, yung Xerox na ikama ha, para magawa kayo ng file number at ma-qualified kayo o ma-enroll kayo sa ating one-year Islamic course at candidate kayo bumisita sa Makkah at bumisita sa Madina. Ito yung mga holy places kung saan milyong-milyong Muslim ang nag-aasal na pumunta rito. At bilang isang gantimpala para sa atin, ito yung pagkakataon pang bumisita natin. Si Ryan J. Ryan J. Ayo, bigyan si Ryan J. Ayo, mashallah. At Romeo Diloy. Romeo Diloy. Ayun, ito pala. Okay. So, i-ready nyo yung raffle ticket nyo. Meron pa, hindi pa tapos. Pag nabunot, kung sino yung mabunot ngayon, pumunta ron, pumili ng dalawa. Ilan pa kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, pili kayo ng dalawang item. Mashallah. So, saan ninyo makikita yan na paniniwala na may grasya? Agad. So, wala ikaw po rito. Baka isipin nyo, isilingin namin. Wala kami isisingin sa inyong pera. Salamat. Okay, next. Our number, huh? 1, 9, 9, 5, 5. 1, 9, 5. Pumili ka. Rice cooker, water heater. Pumili ka ng dalawang klase. Dalawang item. Pili ka na dyan. Rice cooker. Downy, sabun. Sige. Dalawa. O, lahat yan. Pumili ka. Isa pa. Isa pa. Pili ka pa isa. Ito na lang. Next number. Parang loto eh. 1, 9, 9. Yung mga natulog lang. Pinatulugan nila ang swerte nila. Pili ka lang ng dalawa. Dalawa na rin. Pili lang, pili. Ano sino mo? Rice cooker daw eh. Oo, pili. Kung ano yung pinakamalaki. Piliin nyo na. Ayan, baunan. At may lunchbox dyan. Stainless steel yan. Gusto mo naman ay isang set ng bahar at downy para pagkatrabaho mabango yung gamit. Hindi amoy ano. Next number. 19953. 19953. Oh, pwede na kuya. Sige lang.